halos na pagsasama at pamumuhay ni Matilde sa piling ng asawa ay unti-unting sinira ng bisyo. Ito rin ang nakikita niyang ugat, kaya dumanas sila ng matinding hirap sa pagtataguyod ng mga anak. Nagbalik siya sa dating anyo niya. Sabi ko nga nun sa kanila, perfecto nga pala to, perfecto sa mga bisyo. Ito at ang marami pang hindi pagkakaunawaan ang dahilan ng madalas na pag-aaway ng mag-asawa. Ang masasayang alaala ng kanilang pagsasama ay napalitan ng galit at pagkamuhi. Naapektuhan na rin ang pagtataguyod nila sa apat na anak dahil sa madalas na kawalan ng sapat na kita ng asawa bilang isang tricycle driver. Dagdag pa sa bigat ng sitwasyon ang madalas na pag-uwi ng lasing nito. Nung kapain ko nga po yung bulsa, papasok na bukasan yung tatlo kong anak. 10 pesos yung sabi ko, 10 pesos. Paano to? Natin po yung lakad kami. Pagdating po dun sa gate na eskwelahan, binigyan ko ng tigi-isang bote ng tubig. Tapos sabi nila, pero wala ka ba kasunod to? Mamaya, may pinapala yung kasunod. Promise. Tubig is better than nothing. Better than absent. Sabi ko pang ganun sa kanila. Hawak ang huli at natatanging pera. Umasa si Matilde sa sarili na kaya niya itong palaguin sa pamamagitan ng diskarte. Sa halagang 10 piso ay nakabili siya ng 1 kilong mangga at ibinenta sa halagang 15 pesos. Tumubo ng tumubo hanggang sa lumago ang 10 pisong ito. Kung ano-ano ang itininda ni Matilde, pinasok din niya ang iba't ibang paraan upang kumita ng pera. Ang diskarte ay sinabayan ng sipag at tiyaga. Subalit, Kuya, Shanghai! Yung parang akala mo bukas bibitayin ka na. Nalubog ako sa utang dahil saka nandun po ako sa palengke. Utang dito, utang doon. Sa gitna ng mga problema at pagiging abala na kumita ng pera, ay may isang kaibigan si Matilde na hindi sumuko sa kanya. Doon po kasi nakilala ko ang Panginoon ay siya yung isa sa unang-una kong gustong masyiran. Yun talagang nag-uumapaw yung kagustuhan ko na makilala niya rin yung Panginoon, ma-experience niya rin kung ano yung na-experience ko. Kaya ginukulit ko siya palagi na umattend sa Bible study. Hindi ako nagpunta doon sa Bible study para talagang makinig. Kumbaga, pinagbigyan ko lang yung kaibigan ko. Marating yung second na naantok ako, nakakatulog ako, ganun. Nasa tindi ng pagod. Hanggang sa kasasama dito kay Joy sa Bible study, nare-relax ako. Kumbaga, nagkakaroon ako ng kapahingahan kahit na hindi taimtim sa loob ko. Hanggang sa meron na palang naitatanim sa akin. Sabi ko, ba't ganun Joy? Parang wala nang wa-tech naman sa mister ko yung mga dasal ko. Ikaw muna, yung sarili mo muna bago magpanalang ng mister mo. Gabi po, habang tulog na po ang lahat, doon po ako nanalangin sa Panginoon. Ang time po na yun, sabi ko, Panginoon, ito po, patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Sinusuko po sa inyo ang aking buong buhay. Sabi ko ganun, tumigit po ako. Taimtim. Pagpikit ko, wala na po talaga akong sabi. Hindi ko na nasabi yung mga gusto kong sabihin sa kanya. Sa pagpikit ko na yun, ang dami-dami kong makita na sa akin na po pala. Pasinabi po sa akin ng Panginoon na ayun ang family mo. Buong buo, never kong sinira. Nung time po na yun, nakita ko yung magagandang ginagawa ng asawa ko. Naa-amaze sila pag nagkwekwento ako sa 10 pesos. Kahit po ako yun po ang pinagmamalaki ko, yung 10 pesos po talaga na yun. Na kung iisipin po talaga sa bulta rin ng asawa ko galing, yung pinakita po sa akin ng Panginoon, hindi yan ang number one capital mo. Hindi yan ang number one capital. Dahil ang number one capital po pala eh. Yun yung lakas na ibinigay sa akin. Lakas ng katawan, lakas ng loob. Na walang magagawa yung 10 pesos ko. Kung wala yung lakas na nanggaling sa Panginoon. Napagtanto ni Matilde ang magagandang bagay na ginawa ng asawa at ito rin ang naging dahilan ng bukal sa loob na pagpapatawad niya rito. Sa loob ng 28 years namin pagsasama, never po ako niyang sinaktan. Hindi ko masasabing ganap ang pagbabago ng mister ko. Pero ngayon po, alam niyo po ba, first priority niya
ang kanyang pamilya. Kasabay ng patuloy na paglago ng relasyon ni Matilde sa Panginoon ay ang pag-aayos naman ng Diyos sa kanilang buhay bilang isang pamilya. Patuloy silang nagsisikap mag-asawa para sa kinabukasan ng mga anak. Sa ngayon ay dalawa na sa kanyang anim na anak ang nakapagtapos sa kolehiyo. Ang isang bagay na maliit, pahalagahan mo yan. Kilig! Oo nga, nakaka-bless naman sila. Oo. Pero alam mo, totoo talaga yung sinabi ni Matilde na minsan reklamo tayo ng reklamo, ang dami nating nakikita mga problema. Pero pag nakilala natin ang Panginoon na tingnan lang natin yung mga blessings na naroon na, mas ma-appreciate natin yung buhay. And the more we focus on our blessings, the more we will realize na, wow, blessed pala ako. And that's a great jump-off point to the next place where God wants to bring you. And maaari ikaw nanonood ka ngayon, sinasabi mo, Sonja, Miriam, walang-wala na akong pupuntahan. Nandito na ako sa dulo ng walang pag-asa. Kapatid, ngayon sinasabi ng Panginoon, ako ang iyong tunay na pag-asa. And kagaya na nangyari kay Matilde, ibigay mo lang ang buhay mo sa akin. Ako ang bahalang magbigay sa iyo ng panibagong pag-asa at panibagong buhay. Kung ikaw yan, salihan mo kami sa aming panalangin. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ay buhay na Panginoon. Ikaw ang aming buhay na pag-asa, ang aking tunay na pag-asa. Panginoon, inaamin ko ngayon na ako ay nagkamali. Humihingi ako ng patawad sa lahat ng kasalanan ang aking nagawa. At ngayong araw na ito, idinedeklara ko na ikaw, Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas na banal. Mula ngayon, inaalay ko ang buhay ko sa iyo at tinatanggap ang buhay na walang hanggan sa ngalan ni Jesucristo. At nangangakong mamumuhay ako ng naaayon sa iyong pamamaraan at pangangalakad, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. O Panginoong Diyos, maraming salamat dahil ikaw po ang aming lakas, ikaw ang aming tibay, ikaw ang aming pag-asa. Father God, I lift you up everyone watching right now who are so anxious, who are so worried dahil MECQ na naman at hindi na naman nila alam kung saan na naman nila hahanapin ang kanilang pangtawid dito sa mga susunod na araw. But Lord, I pray for your provision of strength. I pray, Lord, for your provision of food and provision of miracles for whatever they need, Lord. I pray also, Lord, for those na masakit ang katawan ngayon. May you restore their strength, Lord God. Sabi mo nga, Lord, sa Isaiah 40:31, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on, they will mount up on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. And so I lift you up, Lord, those who are so tired from whatever problems are happening right now. Ilang buwan na, Panginoon? 4 na 5 buwan na po mula nung nag-lockdown. Pero eto po, lugmok pa rin naman ang aming bayan sa COVID-19 and we don't know when is this going to end. But I pray, Lord God, that every one of us will put our hope in you so that we will be renewed and restored like you restore the eagle, Lord God. At bagamat, Lord, nakakahapo ang magtrabaho buong araw, Panginoon, I pray, Lord God, that we just put our hope in you so that you can give us back our strength. Na kahit patuloy po ang aming trabaho, patuloy po ang aming pagsisikap, Panginoon, hindi kami napapagod dahil yung lakas na binigay mo sa amin ang siya nagpapatuloy sa amin upang patuloy na makapaghanap ng mga pangailangan para sa aming pamilya. And I pray, Lord God, na merong mga sakit ngayon. In fact, may tao ngayon na masakit ang kanyang tiyan. The Lord wants to heal you. So ilagay mo yung kamay mo sa iyong tiyan and the Lord will heal you in Jesus' name. Meron ding masakit ang dibdib. Halos hindi ka na makahinga. But the Lord is restoring your strength and whatever is causing that pain in your chest, the Lord is taking it out right now and you feel peace. You feel peace in your heart and your body is restored. Lord, may mga tao ngayon na may problema sila kung saan nila hahanapin ang kanilang pantawid gutom. I pray, Lord God, that you will provide for them even supernaturally, Lord God, in Jesus' name. I pray, Lord God, that there are families right now who are deep in debt. I pray you'll help them find a way, Lord God, na maituwid itong quarantine days, Lord God, para man lang lahat ng pangangailangan nila makakain man lang
lang sila ngayon. And I know, Lord God, na there's hope in you na makakabayad din sila sa kanilang mga utang. There is someone whose leg is so much in pain. The Lord wants to heal you in Jesus' name. Merong nanay na umiiyak dahil may lagnat ng kanyang anak at wala siyang pambili ng gamot. The Lord says, I will heal your child and I am touching him right now so that the fever is gone, is going away. The Lord is healing your child in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES space your name space location at ipadala yan sa smart number 0998-590-0620, Globe 0977-803-5608, at sa Sun 0925-300-3000. In this world, we will have worries, troubles, and trials, but we can emerge victorious as we rise above our fears and insecurity. Discover the keys to achieving security in the midst of an unsafe world in this online audio teaching from the 700 Club Asia host, Peter Cairuz. So let me ask you, how secure are you today? Get access to this exclusive web streaming when you donate 500 pesos to CBN Asia. Plus, an audio teaching on security in the midst of crisis. Text now. Keep calm and drink milk tea. Isa lamang ito sa mga meme ng mga mahihilig sa milk tea. Pero alam mo ba na ang pagtitimpla nito ay isa ring proseso? At kung ihahalin tulad ito sa buhay ng tao, ang kwento ni Pat Batalier ang halimbawa nito. 28 years old, isang purchasing manager ng isa sa mga kilalang food corporation sa bansa. May-ari ng 2 milk tea branches. Nakabili na ng 2 sasakyan. May isang condo unit at 2 lupa. Actually, it started as a dream when I was in college that time. Talagang favorite ko yung mga milk tea. And I was inspired na later on, when may work na ako, I get to know the formula of the milk tea. Kakaibang pagkasabik ang dulot kay Pat matapos na makagraduate sa kolehiyo. Biyaya namang maituturing na makahanap kaagad siya ng trabaho. 2 years ako nag-work. Talagang sobrang magastos ako. Lahat binibili ko, wala akong savings. Ang pagdaan ni Pat sa quarter life crisis ay senyales ng isang malamig na yugto sa kanyang buhay. So parang tinanong ko, kasi Lord, parang paikot-ikot yung buhay ko nung natrabaho ako first 2 years. Parang I've been working so hard pero wala ko na iipon. So tinanong ko si Lord, Lord, saan ba patungo yung buhay ko? Ano ba yung gusto mong gawin ko? Bakit ba ako nagtatrabaho? Or dito ba talaga ako dapat magtrabaho in the first place? Ang salita ng Diyos ang nagbigay muli ng kakaibang lasa sa pangarap ni Pat. Talagang idol ko si Solomon, kasi diba siya yung richest man na nabuhay ever. So binasa ko talaga yung life niya and ano yung naging secret niya. Sabi niya doon is, hindi riches yung hiningi niya, kundi wisdom from the Lord. Wisdom on what to do, how to do things. So talagang nag-pray and fast ako. Subalit, kailangan niya ng disiplina. At syempre, sinamahan ni Pat ng sipag at tiyaga ang panalangin. Talagang binaba ako yung way of living ko dun sa parang halos wala akong trabaho before. Ito ang nagbukas sa kanyang isipan sa mas mahalagang bagay. Kung gusto mong maabot ang pangarap, kailangan mong maranasan ang hirap. Next time na lang, may baon kasi yung sayang naman. Okay, next time. Enjoy! Promo, tingnan mo. Basta na lang ako, bes. Ano? Pass mo na ako. Basta na lang ako, bro. Sige na, nag-ano ko na. Tingnan mo to.
dati yung phone ko dati. Ito, kasi ko lang ito eh. Diba, ang ganda? Bumili ka na. Bumili ka na. Bumili ka na. Hinahalo ka ba? At first, sobrang hirap talaga. Kasi maraming instance na maingit ka sa mga friends mo na bakit sila puro travel, bakit sila puro kain dito, ganyan. And ang ganda ng mga nabibili nila, ganyan. Pero afford ko rin yun. Parang tatanong ko sa sarili ko. Pero kailangan talaga ng discipline eh. Nag-strive hard ako, nag-puyat ako, sobrang dami kong mga inalal, I attended seminars. At matapos ang halos 3 taong pag-iipon, nabili ni Pat ang kauna-unahang milk tea shop na katuparan ng kanyang pangarap noon. Hi! Welcome to my shop! Kahit na kasi may faith ako sa ka-grace, kung hindi ako nagsumikap na mag-ipon, talagang for the past 3 to 4 years, wala lahat to. Without reading and meditating on God's word, hindi ko na kaya talaga na maging disciplined or mag-sacrifice sa mga bagay na kailangan sacrifice to achieve it. At ang produkto ng patuloy na panalangin, sipag at tiyaga ni Pat, isang condo unit, 2 lupa, 2 milk tea franchise at 2 sasakyan. Sumuong man sa mahirap na proseso, ang katuparan ng pangarap ni Pat ay sapat na halimbawa na tunay ngang kapag may tiyaga, may milk tea. Ang pangarap na ito ay naging tulay upang maibahagi ni Pat ang pagpapala hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa iba. Sinabi niya sa akin sa isang dream and vision na papayamanin niya ako so I can bless others. Kung yun yung heart mo na tumulong talaga sa iba, igagrant ni Lord yung desires ng heart mo kung hindi about lagi sa sarili mo yung gusto mo. So may greater purpose. Ngayon, yung employees ko, nakapag-aral na uli, yung isa din, nakapag-crash course na call center. Tapos, ngayon, okay naman silang lahat. And sa church, syempre yung ginol ko, mas malaki na yung nabibigay ko dahil sa offering sa church kasi mas malaki na yung pinipita ko. Sa mga nag-aspire and sa mga may dream pa, huwag mong hayaan na yung dream mo mamatay kasi nilagay yun ni Lord sa'yo dahil may purpose eh. So, hindi dahil ganito yung situation mo ngayon, papatayin mo na yung dream mo. So, the fact na nilagay yan ni Lord sa puso mo, may gusto siyang pagawa sa'yo. But you have to let yourself be used by God. If hindi, walang mangyayari sa dream mo. So, you commit to Him, your desires of your heart, and then let Him establish your plans. Always let Him, not your will, but always let Him do things in your life. Faith without this is parang nonsense, di ba? So, kailangan faith, prayer and discipline talaga. Magko-combine yun. So, kailangan ng sipag at syaga talaga. Lord, ano bang secret paano maging successful and prosperous? So, nahanap ko lang siya sa Joshua 1:8. Nandun lang pala, matagal na palang binigay sa atin ni Lord. Nandun lang sa book niya. So, hindi ko siya tinatanggal sa everyday na buhay ko. And I always seek His will. Ang kinaganda nung nangyari sa kanya is she sought the Lord and, you know, applied God's wisdom in her decisions. And that made her prosperous and successful. Amen. And actually, while I was watching her story, this verse in Proverbs 3, chapter 5-6 really brought to my mind. It's trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. And indeed, noon, in her understanding, okay lang, may pera ako, gagastos ako, di ba? But when she leaned upon the Lord and trusted in Him, asked for His wisdom, the Lord really guided her path, and there she is now, diba, enjoying her success, and praise God, because indeed, it is God who gives us the ability, diba, to create wealth. Yeah. So we'll be back for more when the 700 Club Asia returns. Are you losing faith? Do you feel like things are not getting better? Huwag kang bibitaw, tiwala lang. Be inspired as we watch the live TV special, One Faith, and together we will keep the faith alive. We're deeply concerned
of spread. It is 10 times more lethal than the seasonal flu. Growing international concern. A global threat revealed. If we don't shut down these markets, we are heading for another pandemic. An attempt to hide the truth. His lab was shut down and he was ordered to destroy the samples. Was it a monumental mistake? Was it an accident from a lab? Beijing has done its best to prevent the foreign community from studying this. You're destroying the very information you need to help save human lives. Or a planned attack. If he wanted to get even, he would have done exactly what, in fact, he did. The word went up the chain of command fairly quickly, and they began to take action. They were allowing the virus to go around the world. Don't miss this CBN Films documentary presentation. Outbreak. Streaming now. Sa gitna ng kawalan ng panlaban sa coronavirus, nakapamahagi ang Operation Blessing ng Hygiene Kit na naglalaman ng alcohol, sabon at face mask sa 2,000 nating kababayan. Lahat ng ito'y naging posible dahil sa inyong taus-pusong pakikiisa sa Operation Blessing. At sa muling pagbangon ng ating bayan, ipagpatuloy natin ang paghahatid ng tulong, pag-asa at pagmamahal ni Jesus sa ating mga kababayan. Maaari niyong ipadala ang inyong mga donasyon sa mga sumusunod na bank accounts ng Operation Blessing. At para sa iba pang detalye at paraan ng pag-donate, bisitahin lamang ang website ng Operation Blessing. Sama-sama po nating labanan ang COVID-19. In front of the building where I am living is a public hospital, and every day nakikita ko yung pagbabago, pagdami ng tents, pagdami ng ambulance sa tapat ng ospital until it took over a part of the road. And then I saw a frontliner complete in PPE suit, and nakita ko kasi yung mukha niya na parang pawisang-pawisan siya sa loob ng PPE suit na yun, and I can see that she's very tired. And this is probably a nurse or a doctor I see every day before I go to work. And they're doing so much just for the crisis to be over, or just so our country could survive through this crisis. That really struck something in me, na I cannot just rest inside my condo unit. I need to do something. Baon ang kanyang kasanayan sa pagluluto, nakaisip ng paraan ang young professional na si Grace kung paano makapaghahatid ng tulong ngayong panahon ng pandemya. This is basically a food drive wherein we deliver hot meals to our frontliners. I wanted to make something, like just really a small initiative to show my support. I have some paintings that I was not really able to display here. So the first thing we did after the first initiative was to sell those paintings. In exchange, all the proceeds will go to that food drive. My friend gave me an idea that maybe we can collect donations from other individuals. And then when people saw the images that we posted online of how we're extending help, how we're doing the food drive, more donations came in. But I was surprised and a bit overwhelmed with the amount of support. Bumuhos ang suporta sa kanyang sinimulang proyekto. Nagkaroon sila ng sapat na pondo at tinawag nila itong Project Kiblagan. Kiblagan is a Mangyan term because my roots are in Oriental Mindoro, which means tala. That's why our tagline is, you need to illuminate, especially when it's dark. That light doesn't really just come from me. God has bigger plans, and I think it's His own hands working His way throughout that project. Umabot sa mahigit 1,000 food packs ang kanilang naipamahagi sa 14 na mga ospital. Maging ang mga traffic enforcers at mga street sweepers ay nabigyan din ng mga pagkain at mga protective kits na naglalaman ng mga masks at alcohol. At the end of the day, I'm extending help, and it's a good thing to do. I think this food drive enlightened me and opened my eyes that the talents given to you by God, He gave it to you for your own benefit too. But it's more enlightening, it's more fulfilling to use it to help others, to extend help to others through the talents given to you.
Jesus really helps and extends help to everyone. He in himself embodies extending help to others. So that really also pushed me, because in the very first place, everything that I have, I attributed to him. Nakaka-inspire naman yung ginawa ni Grace. Mm-hmm. Biruin mo, ginamit niya yung available skills niya, yung pagluluto at saka painting, para makatulong sa iba. And thank God na rin, because there are people like Grace around who are really sensitive to the needs, especially of the frontliners. At ngayon, MECQ na naman, nag-clamor na, di ba, mga frontliners, mm-hmm, na sana mag-ECQ ulit ang Metro Manila, kasi nga pagod na sila. And at this time, we want to take this opportunity to pray, yes, for our frontliners. So, Lord, we lift up to you our frontliners, every hospital worker, Lord, and every frontliner, Lord God. We thank you for their lives. We thank you for their bravery, Lord God, to go out there and do their duty with joy and conviction. Father, right now we lift them up to you. We ask God that you just pour your refreshing presence upon their lives. Lord, madaming depleted energy, depleted joy. Panginoon, ikaw po ang magpuno ng ang kinakukulangan ng energy nila, Lord God. I pray, God, that you will restore them. In the name of Jesus, we declare protection upon them, that no sickness will fall upon them. And Father, in these next 2 weeks, especially this MECQ, Panginoon, we pray, God, that you will eradicate COVID-19 from our nation. And Father, we just pray that hope will arise in every Filipino's heart in this season, and most especially to our frontliners, Lord God. We lift them up to you. We speak a blessing of your shalom in their lives. Nothing missing, nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen. Katulad ng ginagawa ni Grace at ng Kiblagan, ang Operation Blessing, ang humanitarian arm ng CBN Asia, ay tumutulong rin sa ating mga frontliners. Simula pa lamang ng ECQ sa Metro Manila at sa iba pang lugar sa bansa, ay nagsimula na ang Operation Blessing sa pag-abot sa ating mga kababayang labis na naapektuhan ng COVID-19. Hanggang ngayon ay patuloy tayo sa ating relief efforts. Namamahagi tayo ng mga PPE sa iba't ibang ospital sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Namimigay rin tayo ng relief bag sa mga kababayan natin. Sa pamamagitan ng inyong pagbibigay, ay patuloy tayo makakapaghatid ng tulong sa mga kababayan nating apektado ng pandemya. Tumawag lang po sa aming hotline 8737-0700 o mag-text sa mga numero sa inyong screen. Maaaring nyo ring ipadala ang inyong donasyon sa pamamagitan ng credit card, PayPal, GCash at online banking. And we would like to thank our partners, Green Cross Philippines for their supply of rubbing alcohol, Beer Store Philippines for their supply of soap, Armed Forces of the Philippines, especially the Philippine Air Force at Philippine Army, sila po ang tumutulong sa atin sa pagdadala ng PPEs at prevention kits sa mga provincial hospitals. DLL or Sagad Off-Roaders, they have partnered with us to bring food bags to hard-to-reach communities like the Dumagats. At sa lahat ng nakibahagi sa misyong ito, maraming salamat po. May God reward your generosity 100-fold. We are living in an imperfect world, kaya ang mga problema, pandemya, pagsubok ay nariyan. Pero sa gitna ng lahat ng ito ay kasama natin ang Panginoong Jesus. Hindi na tayo pababayaan, manalig lamang tayo sa Kanya. Sabi sa Romans 8 verses 18 through 21, "What we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal later. All creation was subjected to God's curse, but with eager hope, the creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay." In the midst of suffering, let us hold on to one another and continue to trust in God. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you peace. Bye! God bless you! God bless! Labis ang pangamba ni Joe Ward nang dumarami ang namamatay sa COVID-19. Paano siya makakalaya sa matinding takot? Malabo na raw magkaanak si Amparo dahil sa kanyang breast cancer. Pero nabuntis din. Paano nangyari yon? Dahil sa quarantine na dala ng COVID-19, nawala ng hanap buhay ang photographer and videographer na si Pat. Anong gagawin nila? Lahat ng yan dito lamang sa The 700 Club Asia, Webes, alas 12 ng gabi sa GMA.